Pamumunuan po ang ating banal na paragdiriwang ni Reverendo Father Ronnie Crisostomo, SBD, Rector of the Shrine of Jesus, the Divine Word. Magsitayo po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong Linggo, araw ng Panginoon, araw ng Kanyang tagumpay, at araw din natin, mga anak ng Diyos. Sa linggong ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Kristo, Hari ng Sanlibutan. Isang pagdiriwang natin ng pag-asa na nagmumula sa ating pananampalataya at pagkilala sa Diyos na siyang may akda ng buhay at kasaysayan natin. Kaya sa gitna ng pasakit ng mga problema at hamon na kinakaharap natin bilang sambayanan, bilang mundo, ay muli nating buksan ang ating puso at isipan sa tagumpay ni Kristo sa kamatayan at kasalanan. At naway maghari siya sa ating mga puso. Sa pagkakataon tayo'y humina, nanghina sa pagtalima, pagsunod, at pagtitiwala sa Kanya, hilingin natin sa ating Diyos ang Kanyang awat pagpapatawad. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kalooban, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubuklorin ko ang mabubuti't masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos,
hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako na yung bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harap ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binubuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At dumating ang wakas. Pagkatapos, malulupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang pupuksain ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia.
po ng Diyos bilang tawad sa awa at pagmamahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono." Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbuklo-buklo rin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauuhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na ihinanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng may suot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw sa mga nasa ibang dako ng mundo na sumasama sa pagsamba natin dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word.
At ang pagdiriwang na ito ng Christ the King o Kristong Hari ay ito yung pagtatapos ika nga ng isang taong pagdiriwang ng simbahan. At ito rin yung fiesta ng seminaryong ito, yung community ng Christ the King Mission Seminary na itinatagpa noong 1933. At 1925, noong official na ginawa o iniluklok ng Santo Papa noon, si Pope Pius XI, ang kapistahan ng Kristong Hari para sa buong simbahan. At napakagandang pagtatapos ika nga ng itong liturgical year o taon ng simbahan with this positive and beautiful note of the victorious King Jesus Christ. Nung pinaaral ako sa Roma, isa sa mga maalala kong subjects namin, optional subjects ng kurso ng liturgy sa Rome ay itong art for the liturgy. Malala ko na isa sa mga klase namin ay tungkol doon sa mga appropriateness of the representations of Jesus. Yung bang paglalarawan kay Jesus, kasi wala namang picture, wala namang video, wala namang live streaming noon. Yung bang paglalarawan kay Jesus ay tama? Kagaya halimbawa ng paglalarawan ng Sacred Heart. Ano ba yung usual na image ng Sacred Heart? Si Jesus, mayroon yung puso sa labas ng kanyang dibdib. O yung Christ the King, no? Yung Kristong Hari. Yung tanong ay, ito bang paglalarawan ay sapat at tama? At ito ba'y nagpapahiwatig, ika nga, itong mga imahen na ito, ay may kaugnawayan nga ba doon sa isinasaad o paglalarawan sa banal na kasulatan? Ito ba'y naglalarawan ng kultura, pananaw, kung saan sumulpot itong mga imahen ng mga ito? Halimbawa, yung itong popular image of Christ the King, makita natin na itong imahen na ito ay may influence yan ng medieval culture, na kung saan yung nangingibabaw, yung parang the ideal o inaasam-asam o ika nga yung ng tao noon ay yung hari, yung magiging hari, reyna. Kaya makikita natin yung paglalarawan kay Jesus na mayroong korona ng ginto, yung magarang damit, nakaluklok sa trono, etc. Pero kung ito'y ating ihambing doon sa paglalarawan ng Christ the King, Kristong Hari, doon sa paglalarawan ng Ebanghelyo o ang Biblia, ay makikita natin na ang paghahari, paging hari ni Jesus, no, na ito'y ikangay napakalayo doon sa paglalarawan ng medieval culture. Yung imahen ng Christ the King sa
Ebanghelyo ay hindi yung may korona ng ginto, na may trono, kundi si Kristo na sa krus, na may koronang tinik, at ang kanyang baston ay ang krus. So makita natin na itong imahe, lalong-lalo na doon sa imahe, sa Gospel ni St. John, na ang nakapakong Kristo ay ang imahen ng maluwalhating hari. The crucified Lord is, according to John, is the true image of the victorious Lord. At itong imahen na ito ng ni Kristo doon sa krus, ito yung imahen ng ikangay na yayakap sa buong sanlibutan. Malala ko itong yung payo, challenge at caution ng aming profesor, magaling na profesor sa liturgical art or arts for the liturgy, ay sabi niya, to think critically, sabi niya, about these representations of Christ. Bakit? Because they might project not the authentic Christ, but a projection of a particular ideology or culture, and may influence our view of life or how we conduct ourselves. Critical thinking. Yun yung hamon niya. Sa mga pagbasa ngayon, makikita natin yung napakalalim at napakayamang imahe ni Kristo bilang hari. Sa unang pagbasa, doon sa aklat ni Propeta Ezekiel, ang Diyos ay inilalarawan bilang pastol. At ipinapaalala sa atin na ang turing mismo ni Jesus sa kanyang sarili bilang isang mabuting pastol na magdadala, magpapakain, mag-aalaga sa kanyang kawan. At sa ikalawang pagbasa, si San Pablo ay inilalarawan niya si Kristo bilang isang makapangyarihang hari na nabuhay mula sa patay. At na siya'y ang ikangay, ang bagong anyo ng kapangyarihan at autoridad. No. Si Kristo na matagumpay. At ang Ebanghelyo naman ay ilalarawan si Kristo bilang namula sa kaluwalhatian upang bilang isang hukom. At ito'y makikita natin na ang basehan nitong paghuhukom ni Kristong maluwalhati ang hari ay ito na nga yung basehan, ay ang pag-ibig at ang pagsagawa nito, ang pagsabuhay nito sa ating buhay. Si Jesus ay isang ay nilalarawan dito hindi lamang mabuting pastol na nagpapakain, na naglulunas, nag-aakay, kundi siya rin
si Kristo na nasa mga nangangailangan. Dito sa paglalarawan o parable na kung saan yung paghihiwalayin ang karnero sa mga kambing sa huling paghuhukom, na kung saan ang bawat isa sa atin ay magbibigay ng accounting, ika nga, no? Kung ano nga ba, kung paano ba natin ginamit ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung tayo'y tumulong, nagpakain sa mga nangangailangan, na nagugutom, nauuhaw, mga dayuhan, mga may sakit, mga bilanggo. Dito, ipinapakita sa atin na ginawa ni Jesucristo. At ang gantimpala o kaparusahan ay nakabatay doon sa pagkilala natin sa Kanya at ang ating pagturing sa mga nangangailangan. Mga kapatid, minsan ito yung isa sa mga nanghahamon sa atin bilang mga Kristiyano, na o yung tanong very disturbing, sabi nga ng mga iba, yung detalye ng sa huling bahagi ng Ebanghelyo, there is this disturbing detail of the gospel. The King or the Son of Man will send into eternal fire prepared for the devil and his angels those who failed to see Christ in the needy. Yung tanong ay, is God or Christ condemned eternally those who failed to live charity? Ganun ba ang patutunguhan ng mga failure sa pamumuhay ng pag-ibig? Yung mga dalubhasa ng Biblia ay ang nagsasabi, they caution us, dahan-dahan tayo, that we should not take literally this Bible account. First, they say that this text is inspired by the so-called apocalyptic reading. Yung parang yung mangyayari sa sanghinaharap. It projects, no, these things at the end time or the end of time. Pero sabi nila, but actually, such writing deals with the present. Hindi yung mangyayari sa panghinaharap, kundi ito yung nangyayari ngayon o doon sa anong isulat ito. At and not actually something of the end time or the so-called judgment time. The point really, according to this to the experts of the Bible, would say that the point actually of the parable is a strong reminder for us to be careful not to miss Christ present in our life, especially in the needy. Because the needy is the sacrament of Christ. Naway makilala natin si Kristo
lalong-lalo na sa mga nangangailangan. At ito, kagaya niya, na naglingkod ng kanyang tunay na paghahari, ay naglingkod sa mga nangangailangan, ito rin ang hinihingi niya sa atin bilang mga tagasunod niya. So may our celebration of Christ the King help us to grow in our awareness of Christ present in our lives through the presence of others, especially the needy. At naway mapaglingkuran natin lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Alam ko na kanya-kanya tayong mga dalang, lalong-lalo na sa panahong ito, na mga daladalang problema, hindi lamang personal, kundi even economic, pero ito rin yung hamon sa atin ng Panginoon na naway hindi lamang yung ating sarili, kundi makita rin natin siya sa kapwa. Another point that I would like to share is the challenge of Christ the King has something to do with power, our exercise of power. At ipinakita niya na ang tunay na makapangyarihan ay hindi yung nananakit ng kapwa o kayang saktan ng kapwa, kundi ang tunay na makapangyarihan ayon kay Kristo ay yung kayang maglingkod, kagaya na ipinakita niya. The strength, the true strength of a believer, of a Christian, is found in his ability or her ability to serve. At ipinapaalala rin sa atin, those who exercise authority, he is reminding us that our authority is not absolute. Ilan ng diktador ang dumaan sa mundong ito? Nagsimula pa nung panahon ni Kristo hanggang ngayon, o the recent ones, saan na sila? I think we should read more history in order to temper our lust for power. Kasi hindi nagtatagal, pahiram lamang ito. And the most meaningful way of living and using our power is precisely in serving. May Jesus Christ, King of the universe, who served for the good of the humanity, for our salvation, be also our strength in using what we have as power also to serve. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yuma. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang hari ng sanlibutan sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Bawat panalangin nating itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, at sa lahat ng mga namumuno sa simbahan, pagpalain nawa sila ng Diyos, bigyan ng katatagan, karunungan, katapatan ng loob, at matatag na pagtatalaga ng kanilang mga sarili sa paggabay sa kawan na ipinagkatiwala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming puso. Para sa lahat ng mga namumuno sa pamahalaan, kakitaan nawa sila ng makatarungan at matapat na pamamahala sa pangangailangan ng taong bayan tungo sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Para sa pamayanang ng relihiyoso ng SVD sa Christ the King Mission Seminary na nagdiriwang ng kanilang piyesta, patatagin nawa sila araw-araw ng banal na espiritu sa pagtatalaga sa kanilang mga sarili sa paglilingkod sa Diyos at maging matatag nawa sila na saksi ni Jesus na ating Kristong Hari. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Para sa Divine Word Lectors, sa pagdiriwang nila ng 25 taon ng kanilang ministry, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang paglilingkod bilang tagapahayag ng salita ng Diyos at katuwang sa mga gawaing relihiyosong pamayanan ng SVD. Madagdagan nawa ang bilang ng mga lectors na handang ilaan ang kanilang sarili sa paglilingkod sa dambanang ito. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Para sa lahat ng labis na naapektuhan na nagdaang bagyo, bigyan nawa sila ng lakas at patatagin nawa sila ng Panginoon sa muli nilang pagbangon sa kasawiang kanilang dinaranas. Patuloy nawa silang makatanggap ng tulong na material at pananalapi mula sa mga taong pagkawang gawa at may mabuting loob. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Para sa lahat ng yumao, lalo na ang mga nasawi dulot ng nakaraang mga bagyo, makamit nawa nila ang walang hanggang tuwa at kapayapaan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Tahimik po nating ipanalangin ang iba pa nating mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming sa aming mga puso. O Diyos, makapamuhay nawa kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng iyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari. Siya'y nabubuhay kapiling mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Jesus Christ, our Son.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa pagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa't kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos bilang ang sumakop sa sansinuko. Ang Kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian ng iyong kagandahang loob at kabanalan sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhati. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagkalang kamaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alaga at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, lalong-lalo na ang mga ipinagdarasal namin sa buwan ng Nobyembre dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala tayo ngayong dumulog sa ating Ama sa Langit, sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Hesukristo. Ama na Jesus, sa langit na sambahin ang alam mo. Mapasa akin ang kaharian mo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sa pagkakas
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang hari ng sanlibutan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiyo po ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Thank you.
whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. When I was weary, you helped me find rest. When I was anxious, you calmed my fears. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman, papundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo ngayon para sa mga yumao na ating ipinapanalangin sa buong buwan ng Nobyembre dito sa ating shrine. Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa mga yumaong matuwid at banal. Kaya hinihiling namin ipagkaloob mo ang kapahingahan sa iyong mga lingkod, sa iyong dambana at sa piling ni Abraham. Ipagkaloob mo sa lahat ng sumasambang taus-puso sa iyo, mula pa kay Adan hanggang sa aming mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, kaibigan at pinagkakautangan namin ng loob. Sa lahat ng mga nagsabuhay ng kanilang pananampalataya patungo sa iyo, sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan at kalagayan, at gawin mo silang karapat-dapat sa iyong banal na kaharian, sa iyong ngalan o Panginoong Hesukristo, hinihiling namin ito sa mahabaging Ama. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa iyong yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban ng COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na makapaglingkod sila sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya na makapaghanap ng lunas at solusyon ng epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin at pagkakanggawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, anak mo, na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz,
Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Arnold Janssen and Joseph Reynademetz. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa ilang anunsyo. On November 22, Feast of the Lord Jesus Christ, Christ the King of the Universe, we'll be having online masses at 8 a.m. Fiesta Mass at 10 a.m. Our priest presider is Reverend Father Jerry Orbos, SVD. This will be live at the Diocesan Shrine of Jesus' Divine Word. There will be an 11:30 a.m. Mass instead to accommodate those who wish to physically attend our Masses, and a 4 p.m. Mass. The Community of Christ the King Mission Seminary in Quezon City joyfully invites you to the online musical concert Harinawa, featuring our SBD College seminarians and special guests on November 21 at 4 p.m. and 8 p.m. and November 22 at 8 p.m. In commemoration of the solemnity of Christ the King of the Universe and the 5th anniversary of Pope Francis' encyclical letter Laudato Si on the care of creation. May we find hope during the coronavirus crisis through prayer and music. The concert will be aired to the following social media pages: Paza Word TV, Divine Word Media, Moments of Father Jerry Orbos, SVD, Shrine of Jesus, the Divine Word, St. Jude National Shrine, Manila, SVD Scholastics, Tagaytay, CKMS Christ the King Mission Seminary, and cross-posted by the pages of our special media partners. This concert is dedicated to all of you, the people of God, especially to our benefactors, donors, alumni, and friends in the Philippines and abroad. Yours truly, Reverend Father Louis Ponzalan, SVD, Office of Alumni Affairs and External Relations, Christ the King Mission Seminary. In connection with the celebration of the Feast of Christ the King on November 22, the 10 a.m. Holy Mass will not be open to the public. This is to give way to the SVD priests and brothers and seminarians' community celebration in accordance with the IATF regulations on the allowed number of attendees in mass gathering. Thank you very much, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD Shrine Rector. At bago tayong magtapos, gusto ko lang batiin dahil bukas ay hindi ako magmimisa ng live. Batiin yung ating Divine Word Lectors. For 25 years na sila naglilingkod dito sa ating shrine. May mga iba na sa ibang lugar na at itong ating mga nandito ngayon ay nagpapasalamat tayo sa kanilang paglilingkod sa ating shrine. Ito yung first group to be ever formed bago pa magiging official shrine or itong ating Shrine of Jesus, the Divine Word. So we congratulate them and we thank them for their faithful service to Christ our Lord. May mga iba na nasa iba't ibang, may iba pang nasa ibang bansa. May iba kong nanonood ngayon si Ginang Janice Dato Saragosa sa palaging sumusubaybay sa atin. Original member daw siya ng ating Divine Word Lector. So, sa lahat sa inyong grupo, thank you for your service and congratulations. Sana dumami pa kayo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.
ilalagay.